Isang magandang araw sa inyong lahat. Tayo nang magkwentuhan, kamustahan at magtanungan mula dyan sa inyong mga tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Ako po si Father Douglas. At ako naman si Father Danichi. Samahan niyo po kami dito po sa Quiapo. Yan, Biyernes na naman. Ngayon ang huling Biyernes na ba? Hindi pa. Hindi pa. Meron pa tayong isa. Pero ganun pa man, Biyernes na naman, araw na naman ang ating pagdidebosyon, araw na naman ng pagbalik natin para sumulyap sa imahin ng Poong Jesus Nazareno. Kaya isang mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo na mayroong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Siyempre, yung mga naka-tune in sa atin sa Facebook Live, habang inihintay natin i-flash yung mga Facebook page katulad ni Brother Winston TV. Binabati natin ng isang mapagpalang Biyernes ang mga nakatutok sa Buhay Katoliko Facebook page. Ang mga nasa Halina Bayan ng Diyos Magnilay Tayo page. Let Me Love You page. Mother of the Redeemer Paris sa Ormoc. At ganun din sa Diocese of Tarlac ng mga taga OMPH Parish Moncada. Ang Facebook page ng Quiapo DPRM. Ang lahat ng nakikinig at nakatutok sa Radio Veritas 846. Ang mga nandyan sa San Roque Parish page. Kasama rin natin ang ating mga taga-bikaryato ng San Jose de Troso. Siyempre, ang Inang Maria page. Ang mga sakristan na nakatutok sa Sakristan Memes Facebook page. At siyempre, ang bago nating mga kasama, ang mga nasa Dumaguete Cathedral page. Yan. Isang maaliwalas at magandang panahon para sa ating lahat. Oo, no? Ang ganda ng panahon. Medyo tapos na yung panahon ng ulan. Ng bagyo, ng hangin. Ngayon naman, maganda-gandang panahon natin. Medyo mainit nga lang naman. Kaya sa lahat po ng pupunta at bibisita dito sa Quiapo, ang lagi naming paalala, huwag kalimutan magdala ng payong. No? Malaking tulong po ang payong, pamaypay, lahat ng mga bagay na magpapapresko po sa inyo at panlaban sa init, dalhin po. Kasama na siyempre ang face mask at face shield. At siyempre maganda na mainit muna para yung mga binabaha ay matuyo na yung lupa at siyempre yung mga naglilinis ng kanilang mga tahanan. Sana no, magtulungan, sana rin yung mga pamahalaan na nasasakupan noong mga nasalanta ng ating bagyo ay matulungan yung pagbangon at paglilinis, pagsisimula uli ng ating mga kababayan. Yan. At syempre, nakikita ninyo sa aming likuran ang naninilaw, tama ba? Oo. No, naayos ng bulaklak, alay para sa Poong Jesus Nazareno. Syempre, mula yan sa mga kamay ni Richie Canlas, ang Royal Creation. Maraming salamat sa pagbibigay ng gininto ang altar para sa araw ng Biyernes. Yan. Okay. So, para sa Biyernes na ito, ang ating pong pag-uusapan, pagkikwentuhan, ay yung tanong. Kasi last week, di ba? Kabaliktaran naman ngayon. Last week, ang napag-usapan natin, ano yung mga inakala natin na pangit, pero may kinalabasan maganda pala. Oo, o yung tinatawag nating blessing in disguise. No? Yeah. Pero ngayon, binaliktad. Binaliktad natin. Ito naman yung parang tinatawag natin na honest mistake. No? Honest mistakes. Oo. Tapos syempre, base din sa gospel story no o message ng Poong Jesus Nazareno na sabi niya doon sa mga tao sa nung makita niya yung Jerusalem, di ba? Sabi niya, kung alam mo lang kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Mm-hmm. Yan. Kung alam mo lang. Yan. Kaya ang tanong natin para sa Biyernes na ito, ano ang inakala mong maganda o tamang desisyon ang ginawa mo noon na mali pala? Yun. Yung akala mo noong panahon na yon, yun yung best decision. Oo. Yun yung best na dapat gawin. Yun yung tama
na dapat tamang gawin o mabuting gawin. Pero kinalaunan, no, paglipas ng panahon, siguro ngayon, na-realize mo, mali pala. Mali pala. Yung bang ipinaglaban mo, yung maraming nagsabi sa'yo, maraming nag-advise sa'yo, wag yan, wag mong gawin yan. Pero itinuloy mo pa rin. Yung pinush mo ng pinush sa huli, mali pala. Tama pala sila. Ay, maganda para, to para mapagnilay natin, mapag-isip natin yung mga tao sa mga naging desisyon nila, sa mga naging hakbang nila at pagpili nila sa buhay. Pero maganda na makita ito na mali pala para maitama. Maitama. Hindi naman tayo maiiwan dun sa regrets lang. Kundi makita natin yung realization na dahil nakita mo na mali pala, sana nakinig ako, sana tinupad ko, meron pa rin namang way, meron pa rin namang pagkakataon para ayusin. At yun ang maganda dito. Kasi hindi mo maayos ang isang bagay kapag hindi mo naako, naamin, at naakap. No? Walang saysay. Yung mga maling nagawa mo, mananatiling mali kapag hindi mo na-realize, kapag hindi mo naamin sa sarili mo, eh hindi mo maitatama. Kaya maganda, sa tulong ng ating programa, magnilay tayong lahat sa nakaraan natin, mga nagawa, at makita ito kung paano baguhin. Ayan. So, i-comment niyo ang inyong mga pagbabahagi o sharing o sagot sa tanong natin na ano ang inakala mong maganda o tamang desisyon na ginawa mo noon na mali pala. Yan. So, mamaya, babalikan natin yan sa ating kwentuhan. Pero ngayon, dako muna tayo sa mga nangyari at nagawa natin itong mga nakalipas na araw dito sa Quiapo. Yan. Pero basta ilagay nyo lang yung pangalan nyo at saka yung location, ha, para ma-acknowledge natin. Okay, mga nangyari dito sa Quiapo. Siyempre, dahil nga ngayong linggong ito, naranasan natin yung hagupit ng bagyong Ulysses. Yan, na talagang parang sabi, Undoy 2.0, no, nag-level up kasi talagang maraming bahagi ng bansa natin, lalo na dito sa Luzon, ang binaha talaga, no? Siyempre, at dahil dyan, kumilos din ang simbahan ng Quiapo para mamahagi. Siyempre, tumanggap muna, maglakap ng mga donasyon para makapagdala tayo ng mga agarang ayuda sa pangangailangan ng mga tao. Yan. Bagamat last week pa yon, no, last week nangyari, nitong mga nakalipas na araw, hindi pa rin naman tapos ang ating mga kababayan sa pagsisimula o pag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan. Kaya naman, at kasabay nito, syempre yung gutom. Dahil walang kabuhayan, dahil pati mga pagkain ay na-wash out. No? So kaya itong mga tulong na naipaabot natin ay patuloy pa rin nating ginagawa. No? Pero maganda, last week, last few days. Itong few days. So, kailan ba nun? Nakwento na natin yung Batangas. Yes. Tapos niyan, nagpunta sa Pampanga. Pampanga. Yan, sa Pampanga na naghatid tayo ng tulong sa San Simon. San Simon, yan. Pampanga. Kasi bahagi ng lugar na yon talagang tinatawag na ground zero. Baha. No, mamaya baka makita nila sa video. Yes, at si Monsi nagpunta sa iba't ibang lugar sa Rizal. Rizal. Yan. So, naghatid ng tulong. Ikikwento niya. Siya mismo. Sige, at lumusong sa Luputik. Oo. Monsi. Binanggit na kagad yung pangalan ko. I get the cue. Araw-araw po ako sa aking misa ng alas 6, nagbibigay ng ulat po sa inyo. Maraming salamat sa mga nagbibigay na tulong po ninyo ng mga ayuda. At ang ating manlilikom ibinibigay po natin sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Nasabi nga, sinamahan ko si Father Danichi, Father Douglas. Happy birthday to you. Jan. Yun, kahapon ay birthday. Napakadaming fans ni Father Douglas. Ewan ko kung nasagot na niya bawat isang bumati sa kanya, hindi pa. Busy pa. Pero
Nagpapasalamat po kami sa biyaya na si Father Douglas Badong. Mapunta ako. So, sa Malbar, nagbigay po kami ng school supplies. Tapos naman, ako po personal na pumunta noong Linggo. Pumunta kami, lumusong kami sa baha, naputikan kami dito sa Manggahan Floodway. Tapos naman ay pumunta kami sa San Simon. Nagka-traffic-traffic tayo, Father Douglas, no? San Simon, parokya ng Nuestra Señora del Pilar, San Simon, kay Father Rick Galang. At Lusong. Rick Lusong. Rick Father Lusong Rick Lusong, yan. Rick Lusong, Lusong. Uh-oh. Galang ng galang ako, no? Rick Lusong. Esdamale. Esdamale. O, tapos naman, punta tayo sa San Mateo. San Mateo. Doon ay naputikan ako hanggang ngayon. May putik pa ako sa aking sandalyas. Kaya maraming maraming salamat sa inyong mga tulong. Tanong! Yun. O, syempre, bago kita paalisin, Mons, ikaw na muna magbuena mano. Ano po ang inakala mo maganda noon at tamang desisyon na ginawa mo? Pero ngayon, esdamali pala. Hindi naman esdamali, nagbago ako. Nagbago. Nung bata ako, dahil nandun ako sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang aking isip ay pambansa, national, mga malalaking issue ang aking iniisip. Yung mga pang mga kwan, may mga mobilisasyon. Gusto ko ay mga grupo-grupo nagsasama sa level na nasyonal. Ano, nandun ako sa CBCB, kasama pa yung mga obispo, mga matataas na tao ito eh. Mga matatayog, matataas na mga sinasabi at may mobilisasyon. Ay, tama pa naman yon, sumusunod tayo sa mga obispo. Pero ngayon ay nagbago na ako. Kasi noon, gusto kong baguhin ang mundo. Nung papata ako, masigla ako. Siyempre, bata ka pa. Kala mo, mababago ang mundo. Pero ngayon, napag-isip-isip ko na, kaya lagi kong sinasabi kay Douglas, Father Douglas, disipulo ko na siya, community. So, magsimula tayo. Gusto mong pagbabago? O, pumunta tayo sa St. Simon. Pumunta tayo sa San Mateo. Pumunta tayo sa Malbar. Yung mga taong personal mong natutulungan at na babago ang buhay, napapangiti mo, nagpapasalamat, napapalakas ang kanilang pananampalataya at natutuwa sila na dumating ka, natutuwa ka naman, na nakapagbigay ka ng ayuda. At tayo naman, may connection tayong lahat sa Nazareno. Di nakangiti pa yung Nazareno. Diba? So, Mons, ibig mong sabihin? From national, pambansa ngayon ay pangkomunidad. So, kung may papabalik mo lang, mas gusto mo mag-community. Community. Kesa national. Okay, hindi ba kahapon birthday tayo ni Father Douglas, no? Natutuwa na lang tayo na tayo eh. Magkakasama, magkakapatid, at magaan ang loob, tayo nakikipagkapwa, o ganun ang buhay natin, di ba? Love, pagmamahal. Okay na daw. Okay. Thank you, Mons. Ayan, nabuena mano na. Pero siyempre, bukod doon sa mga napuntahan na binanggit, na nagbigay din tayo ng tulong sa Teresa Rizal, no, doon sa Halahala, no, yung mga grupo ng mga ihos, mga balangay na talagang naapektuhan din doon sa area na yan. Yan sa Baras, nagbigay din tayo sa Baras. At siyempre, dito sa Baseco, no, yung mga na-evacuate dyan sa Baseco sa pagtulungan sa Caritas, Caritas Manila. Ganon din sa iba't ibang probinsya na pinadaan na lang natin through Caritas Manila. Na sila nang bahala ang magpapamahagi sa mga mas malalayo pang lugar. Nagpaabot tayo ng tulong sa Verac at Anduanes, sa Tabaco Albay, no, at sa iba pang lugar. At may mga inaayos pa tayo na pagbibigyan ng tulong. Lalo na siyempre yung mga taga Cagayan, no? Hintay Isabela. Lang ng konting may tutulong po natin samantala sa panahon ngayon medyo kinakalap pa natin ang lahat. So sa Cagayan, Isabela, sa pagpagtulungan ng mga deboto rin natin doon. Yan. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa lahat ng donasyon
Lalong-lalo na yung mga nagpadala nito mga nakalipas na araw, yun pong lahat ng iyon ang dinala naming tulong sa mga lugar na aming nabanggit. No? At yun pala, kahapon, no, nagpadala ng tulong dito ang mayor ng Tagudin, Ilocos Sur, no, si Mayor Versosa, kasama yung, ang nagdala dito yung si Vice Mayor, si Vice Mayor Jun, no, at dinala po dito dalawang truck na mga clothes at mga goods na aayusin naman natin para may pamahagi. Kaya salamat po sa mga taga-Tagudin, Ilocos Sur. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, okay. So, dako na tayo sa inyo po mga kwento, no? Ito po yung, ano nga, kanina may iniisip pa kong na kwento eh. Anong kwento? Kalimutan. Sisimulan mo ba sa kwento mo? Oo, sa kwento ko sana eh. Oy, sige, kung hindi muna, edi simulan natin sa kwento muna ng ating mga deboto. Ano yung mga nagawa nilang tama o desisyon na mabuti noon na na-realize nila paglipas ang panahon, mali pala. Ito, unahay na natin. Sabi ni Catherine Domino, yan, sounds familiar. Minsan po, nalaman lang naman na mali kapag nakapag-desisyon na po. Yung akala ko ay tamang mag-resign na hindi na harapin ang mga taong nakapaligid na gumawa ng negative issue, na-realize ko na lang na may mali. Sana hinarap ko muna ang mga taong yon at hindi ako basta nanahimik. Pero dahil nahubog naman ako, pinagpasa Diyos ko ang lahat. Hindi ako tumigil maglingkod, magdasal at magsimba. Kaya naman naituwid ang maling desisyon ko sa gabay at patnubay ng Poong Jesus Nazareno. Lesson learned, kailangan talaga magkaugnay ang puso at isip sa pagdidesisyon. Okay. Ito naman si Nitz Marcos Salita. No, good afternoon, Father Badong. Belated happy birthday daw. Father Danichi, good afternoon from Quezon City. Ang tamang desisyon na nagawa ko noon, yung gastos ng gastos at bili ng gamit na di naman pala kailangan ng pamilya ko. Sa huli, ito pala ay mali. God bless po and ingat. Alam mo, marami siguro makaka-realize nitong ngayon dahil nag-pandemic. Dahil nawala ng trabaho, dahil nahirapan ang kabuhayan. Noon, akala, no, dahil may trabaho naman, darating naman ang kinsenas at katapusan, may sweldo. Kaya, gastusin. No? Lalo na yung mga millennial ngayon, ang isip nila yung YOLO. Alam mo ba yung YOLO? You only live once. Ganyan ang mentalidad. Kaya, go, gastos, splurge, no? Eh, kasi sabi, you only live once, sige na. Pero hindi inakala ng lahat na hindi habang buhay ang trabaho. Kahit pa akala mo, matatag ang kumpanya mo, ang ganda, ang laki. Pero sa huli, yan, ngayon nare-realize. Kaya maganda rin yung realization ni Nitz. Salamat. No? Alam ko, maraming nakaka-relate dahil noon, gastos ang gastos, ngayon pala, hindi pala dapat. Yan, ito, katulad din ni Joy, akala ko po tama ang naging desisyon ko na priority ko ang work, pero mali pala. So maraming ganito, no, yung iniisip nila kasi para sa mga anak ko ito. Mm-hmm. Pero more time sa work, less time sa mga anak. Yes. O kaya lumalaki yung mga anak, hindi nakikilala yung mga ugali, yes, yung nararamdaman ng anak, samantalang siya successful nga sa karir, pero sira dun sa relasyon sa... At nabibigay ang pangangailangan, pero yung pangangailangan ng emosyonal, yung pangangailangan ng pagkalinga, paggabay, aral, yan ang mga nakakalimutan at nakakaligtaan dahil more time for work, less time for family. Maraming salamat, Joy. No? Tama yun. Ito naman, sabi ni Annie Card, nice topic. God bless to both of you. Keep safe. Sa dami ng karanasan ko sa buhay ko, parang madami naman akong desisyon na mali, pero naging aral naman sa akin. Ang hindi pagsunod sa mga sinasabi ng nanay ko noon,
Kung ako po ay nakinig lamang sa kanya sa sinasabi niya tungkol sa ama ng aking mga anak. Ayun na. Na pumili muna ako ng mabuti at yakin na okay ang ama ng aking mga anak. Marahil hindi ganito ang sinapit ko. Pero okay lang naman kasi masaya ako sa mga anak ko sa tulong ng Poong Jesus Nazareno. Lumaki ang anak ko na mabubuti. Ang aral po, matuto tayong makinig sa mga pangaral ng ating magulang. God bless OFW ng Qatar. Yan, totoo yan. No? Marami ang noon akala, sige, pag-ibig. No? Siyempre, paglaban ito. Ito yung nararamdaman ko. Ito yung tama para sa akin. Pero yung mga pangaral ng mga magulang na mag-aral muna. Hinay-hinay lang. No? Huwag mo munang seryosohin ang mga pag-ibig na yan dahil mas importante yung mag-aral, makapagtapos para magkaroon ng mas magandang buhay. Eh, mali pala yung desisyon na pinaglaban yung mga ganon. Kaya ngayon, medyo, syempre, nare-realize kapag tanda na tama pala, sana nag-aral ako ng mabuti. Sana nakinig ako. No, hindi sana hirap ang buhay ko ngayon. Yung maraming ang pinili ay love life kesa sa mag-aral muna. Yan. Hindi natin sinasabi no, na mali lagi ang umibig. Hindi. Pero alam mo, ang sitwasyon, alam mong katayuan mo, lalo na ito, isa lang, no? Medyo may kukwento lang ako. Sige. May lumapit sa akin, no? Umibig ito eh. Umibig siya. Okay, sige, tapos naman ang pag-aaral, umibig. Wala naman problema doon. Eh kaso, nabuntis. Oy, no? Nang hindi pa kasal. No? Eh, sige na, nandyan na, nakagawa na ng mali, no? Pinayuhan, huwag ka muna magpakasal. Ayusin mo muna ang buhay mo, isettle mo muna ang anak mo, isettle mo muna ang family mo. Mm-hmm. Mas importante yung pangangailangan ngayon na hinaharap, na matugunan. Okay naman. Tapos, nag-resign sa trabaho. Ay, yun na. Nagulat ako, bakit kailangan mag-resign? No? Pero, sige na, wala naman ako magagawa dahil, syempre, wala naman tayong control doon. Oo, decision pa rin naman yan. Ngayon, gustong bumalik sa trabaho. Eh, wala na. Ang hirap, no? Minsan, akala, ganun-ganun lang ang mag-desisyon. Kaya, pag-ingatan natin, pakinggan natin yung mga nagbibigay sa atin ng payo, timbangin natin, wag agad, puro emosyon, no? Mm-hmm. Kailangan gamitan din ang isip. Kaya nga may mga nagpapayo para maturuan na mas maliwanagan ang isip dahil baka nabubulagan ng pag-ibig. Yan. Tama yan. Baka marami sa mga nakikinig sa atin ngayon yung mga desisyon na mas pinili nila ito. Mm. Pero dapat ang pinili mo ito. Mga ganyan. Yan. Okay. So sabi naman ni Isabel Gonzalez, magandang hapon po, Father. Happy birthday, Father Dog. Hello, Father Danny. Yung nagawa ko po na akala ko ay tama pero mali pala ay ang pagboto sa maling, maling politiko po. Hu-hu-hu. Kung pwede lang po ibalik. Hu-hu-hu. Ingat po and stay safe from Wellington, New Zealand. Hu-hu-hu. Yan na lang ang masasabi natin ngayon, no? Tama yan. Totoo yan. Ngayon, yan. Nagsisisi tayo o yung mga bumoto ng maling politiko, yan, dyan yung nakikita. Dito natin nakikita at dito talagang nasubok kung tama ba ang ating pinili. Lalo na ngayong panahon ng krisis. Correct. Bagyo, nasaan ang mga hinalal natin. Yan. Yung mga ipinaglaban mo. Diba? Yung minsan nagtuturo tayo na pumili, wag magpabili, wag tumanggap. Ngayon siguro naman, sana na-realize natin mali yung ating desisyon sa pagpili ng politiko. Totoo naman, karapatan mong pagpili. Pero kaya nga, dapat sana natututo tayo. Mm-hmm. No, hindi naman sinasabing, okay, lagi dapat tama yung pagpili mo. Bawal magkamali. Eh, hindi mo naman makikita yun eh. No, hindi mo naman makikita hanggat hindi mo masubok. Eh ngayong nasubok na, sana huwag ka na ulit magkamali. Dahil ang pangalawang pagkakamali, kapag naulit, choice mo na yan. Isa talaga pagkakamali yun. Yes. Yung pangalawa, inulit mo na naman, choice mo na yan. Okay.
Ito naman. Si Maria Lourdes Magdalena Sanchez Vargas. Father, ang inakala kong tamang desisyon ay ang magpakasal sa hindi ko mahal para lang mapagtakpan ang kahihiyan ko sa opisina dahil sa ako'y dalagang ina at kagustuhan ng anak kong magkaroon ng daddy. Maraming ganyan. No? Mm-hmm. At lagi din natin ipinapaalala ang turo ng simbahan, hindi porket na buntis, kailangan magpakasal. Oo. Kailangan mahal nyo ang isa't isa at tandaan yung mahalin ng isa't isa. Kaya huwag magmamadali. Siyempre, importante ang kasal. Hindi natin yun binabaliwala dahil sagrado ito. Pero kung ang dahilan mo ay dahil ikaw ay nabuntis o hindi malalim na pundasyon ang dahilan, no? Hindi ka handa, wala sa tamang edad, no? Wala sa tamang pag-iisip at disposisyon, ay magiging mali ang desisyon na magpakasal. Dahil parang, ito ay panghabang buhay. Parang mali na yung ginawa mong nagpabuntis ka kasi nga nakipagtali ka ng hindi pakasal. Mali na yon. Tapos magdidesisyon ka pa na dapat pakasalan ako, baka lalong mas mali. Mas hindi mo maitatama yung iyong pagkakamali dahil habang buhay na yan, no? Hindi mo ayan pwedeng ibalik, no? Gaya nga sinasabi, hindi to parang kanin. Kaning isusubo. Yan, na kapag napaso, iluluwa. No? Hindi po. Kaya ang usaping pag-aasawa, seryoso, sagrado, kaya dapat pinaghahandaan at nasa wasto at tamang isip at disposisyon. Ilan kaya yung mga magulang na nagsisisi doon sa binigay na pangalan? Di ba may mga ganun na, bakit kasi ito yung pangalan ko? Ang hirap-hirap tuloy. Meron dyan yung mahahaba. Oo, yung mahahabang pangalan, di ba? Ako, mahaba pangalan ko noon eh. Kaya, pero nakaya naman. No? Meron naman iba. No, kakaiba rin kasi mga magulang mag-isip ng pangalan eh. Kung ano yung uso, siyang binibigay. Ne, paano na pag lumipas na? O, wala na sa uso. Diba? Nare-realize na mali pag may mga correction na, di ba? No? Kaya alam mo, kasi meron akong bininyagan eh. No? Lagi ko itong kwento, experience ko. Isang binyag, tatlo, pare-parehas na pangalan. Hula mo ano? Ano? Maria? Alden. Alden? O yan, di ba? Yung Alden para sa atin, syempre, sikat na sikat yan. Alam natin yung tsura. Yung isang Alden na yon, moreno. No, kaya tuloy na kukumpara yung Alden. Eh, ganun eh. No, misa, no, tama nga naman, ano, yung hindi napag-isipan. Yan. Okay. Sabi ni John Manuel Misula, good day po, mga fathers. Happy birthday po, Father Douglas. Ang desisyon, akala kong tama, ay ang palagi akong nag-o-order sa online. Yan! Katulad ng mga IT namin. Tapos na-realize ko po na sana tinipon ko na lang ang pera para makabili ako ng importanteng gamit para sa sarili ko. Watching from Miyagaw, Iloilo. Marami yan. Lalo na kapag nabudol ng online. No, alam mo naman sa online, ang ganda-ganda naman kung ipicturan. Diba? Para tapos mo, pag diniliber, iba. Oo, akala mo, ang laki. No? Akala mo, ang ganda ng quality. No? Ang tingkad ng kulay. Pagdating sa'yo, ang putla, ang liit, di mo magamit. No? Ay, nako. Yeah. Alam mo, marami yan eh. Marami sa online yung parang akala mo, nakakagulat, nakakaloko rin kasi eh. Yung parang, yung cellphone, no? Kunyari, ina-advertise sa ganyan, ang mura. Yung pala, yung casing ang binibenta, hindi pala yung cellphone. Kaya makikita mo yung mga reviews, no? Sinasabi, hala, walang kwenta, bakit hindi nyo sinabi na ganito, ganyan. Yan. Kaya doon, akala, tamang desisyon, bumili, pero sa huli, nagsisi. At marami din, no, katulad ng speaking dun sa online-online na, marami yung nagra-rant, marami yung nagpo-post na mga videos, nagmumura, na agad-agad, hindi pinag-isipan, yan, malaking iskandalo. Malaki talaga. Siyempre, dahil nandyan na yan sa loob ng sistema ng social online media. O social media world, no? Eh, hindi mo na mababawi yan.
No? Yung kahihiyan na dinulot mo, yung ginawa mong skandalo ay forever nang paulit-ulit na pwedeng mapanood. Oh, kaya isip-isip muna. Oo, no? Kaya nga no, tayo pinag binalaan tayo or winarningan tayo ni Bishop Pabilio, ni remind tayo na ang mga misa ngayon ay online na. Kaya mag-ingat sa mga sasabihin, mm-hmm. Kaya pagnilayan, paghandaan ng homily. Kaya ako talaga no, ginagawa ko, sinusulat ko. Eh, siyempre, minsan, pagbigay na bigay ka at punong-punong ka ng emosyon, kung ano nasasabi mo, di ba? Kaya talagang sinusulat ko para minsan, stick lang ako, wag na akong sumobra, wag ako madala ng emosyon o ng pagkakataon para walang pagsisihan sa okay. Mga. Ito naman, ang sharing ni Nelly Guevara. Noon, 2002, natuklasan ko na wala ang screen. Ito muna tayo. Oh, yung muna sa'yo, yung mga nagbigay, nagbahagi dyan sabi sa ni Lenida Ibasco. Ayan. Good morning po, Father Douglas, Father Danichi. Nakakatuwa po ang katanungan ngayong Biyernes. Talaga po kasing madalas, may mga naging desisyon tayong nagagawa na akala natin noon ay okay na. Pero mali pala dahil iba na ang panahon ngayon. Isa sa mga iyon ay ang pagdidesisyon kong dito sa Maynila maghanap ng trabaho upang makatulong sa aming pamilya. Bagamat pinalad akong magkaroon ng maayos na trabaho at pamilya, naiwan ko sa probinsya ang nagpalaki at nag-aruga sa akin. At nang mabalo at matanda na siya, ibig niyang bumalik na ako sa probinsya upang maalagaan ko siya. Pero sabi ko sa kanya, hindi pa po pwede. May mga gampanin pa po ako sa aking trabaho at pamilya. Inanapan na lang po namin siya ng makakasama sa bahay at dinadalaw sa tuwing may pagkakataon at kapag may sakit siya. Sabi ko po sa kanya, hintayin lang natin kaunting panahon na lang. Pwede na po akong umuwi at maalagaan kayo. Subalit taong 2015, binawian siya ng buhay. Ito ngayon, lagi kong naiisip na naging mali kong naging desisyon noon. Kasi ngayon ko napagtanto, kahit anong plano mo sa buhay, ang plano ng Diyos ang mangyayari. Hindi natin hawak ang ating buhay. Pero tinanggap ko na po at iningi ko na ng tawad. Ang akala ko ay tama, ngunit mali. Kung naging desisyon noon, maraming salamat po. Oh, maraming salamat, Tita Nida, sa iyong kwento at pagbabahagi. O, ituloy mo na yung binabasa mo. Ito. Kwento ni Nelly Guevara. Noon 2002, natuklasan ko na may karelasyon ang aking mister. Dami yan. O, tapos. Sa init po ng ulo at sama ng loob ay pinamili ko siya. Yung isa o ako, eh yung isa po ang pinili niya. Ayun. Nang dahil po doon ay lumaking may angst ang aking tatlong anak sa akin at sa kanilang ama. Bottom line, huwag pairali ng galit, isipin ng makailang ulit ang desisyon at magdasal ng taimtim sa Panginoon para sa tamang gabay na siya lamang ang makapagbibigay. Yan ang humili ko ngayon, yung galit. No? Maraming nagawa ang galit, no? Kaya sana kung hindi nagalit, edi sana may trabaho, edi sana kayo pa, edi sana maganda ang buhay, eh di sana hindi ka nakulong. Regarding doon sa paghihiwalay. Naisip ko lang, no? Sa mga nag-iisip na magpa-divorce, magpa-anal, no? Kung wala ka namang kinakasama, huwag kang magpa-divorce o magpa-anal. Pwede kayong, ito naman unsolicited advice, no? Pwede kayong maghiwalay. Hayaan mo siya. Gusto niya doon, hayaan mo siya. Pero huwag kang papayag bigyan ng kasulatan kasi aalisin mo ang lahat ng karapatan mo doon sa taong yon. Di ba? Yung ari-arian, yung ano lang, mga ganong bagay ba, no? Na ikaw pa rin dapat ang asawa. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang titulo ng pagiging asawa. No, kahit anong mangyari doon sa asawa mo, nasa iyo ang buong karapatan. Pero pag ginibab mo sa kasulatan, annulment o divorce, wala ka na. Kaya isipin mo muna ng mabuti yan, ha? Okay. Okay. Ito naman si Dennis Roland Castaños from QC.
Ang akala kong tama noon ay nagtiwala ako na maghayag ng saloobin at opinyon tungkol sa paraan ng pamamalakad at ugali ng isang namumuno sa isang ministry, sa isang kapwa-server. Sa di inaasahang pagkakataon, ipiniabot ang aking nasabi. Natutunan ko na kilatisin at pag-aralan kung mapagkakatiwala ng isang tao, maging ito'y kapwa nagsisilbi sa simbahan. No, Dennis, no, kung meron kang gustong linawin sa isang tao, sa halip na siguro sabihin mo sa iba, sabihin mo doon sa direktang tao, no? Walang may tutulong kung sasabihin mo sa iba unless humihingi ka ng advice. Mm-hmm. Pero kung sasabihin mo lang para mapakinggan ka, para makakuha ka ng simpatya, walang silbi yun. Wala yun. Walang mare-resolve na problema. Ang tanging problema lang na mare-resolve kapag kukompromptahin mo yung mismong tao. And okay. Ito, sabi naman ni Adelaida Labayuga Rial. Akala ko po noon, tama ang desisyon ko na lahat ng daing at paghingi ng tulong ng mga anak, okay na nga. Mga pamilyado na ay ibinibigay ko. Pero nagkamali pala ako dahil hindi pala lahat ng awa ay nakakatulong. Dahil sa alam nila na hindi ko sila matitiis, kaya hindi na rin sila nagsikap, mapaunlad ang kanilang sarili, at lagi nilang silang umaasa sa akin. Ngayon ko napatunayan na hindi pala lahat ng awa ay nakakabuti. Parang ako ang dahilan para hindi na sila magsikap na mapaunlad ang kanilang buhay. Ayan, maraming ganyan na nanay. Uh-oh. No, katwiran, nanay ako eh. Oo. Hindi naman masama maging nanay. Hindi naman natin sinasabing wag maging nanay, wag suportahan ng anak, pero yung tamang balanse. Eh kung lahat na ibinigay mo, wala ka namang naituro. Wala kang naipasang aral. Anong ginawa? Konsinte. Iba yung tumulong ka ba talaga o kinusinti mo siya? Yan. Kaya tuloy, asa, sandal, ayaw ng kumilos, tamad. Kasi merong mahihingan. Kasi mayroong matatakbuhan. Ganyan. So isipin din, no? Baka sabi tamang nga... Tamang balanse, no? Suportahan, pero turuan. No, kapag nagkamali silang desisyon, malalaki na 'yan, gaya nung sabi ng mga ni ano, no? Malaki na, pero hanggang ngayon asa pa rin. O, di ba? Kasi lalo na 'yung may mga pamilya sa abroad, di ba? Buhay milyonarya dito. Oo. 'Yung mga nasa abroad na nagpapadala halos, di ba? Kayod Marino, dalawang trabaho, halos hindi na umuwi sa kanilang alila, no? Di ba? Napapakalila sa abroad. Tapos 'yung dito naman, padala naman, pengi naman. Akala kasi ganun kadaling kumita ng pera. Ayan. Kaya dapat no, tamang balanse. Hindi masamang tumulong, magbigay, pero turuan ng aral. Alam ko bilang mga magulang, gusto maganda at komportable ang buhay ng anak. Wala namang question doon. Pero paano mo masusustain ang isang maganda at komportableng buhay kung ikaw mismo hindi ka nagsisikap? Oo. Diba? Wala rin. Kaya matuto. Yan. Okay. Ito naman, sabi ni Teresita Tiu, nampatulan ko ang paninira sa akin na pinarating pa sa kaparian. Yan. Ano yan? Nampatulan ko ang paninira sa akin na pinarating pa sa kaparian. Ako, parang kilala ko yan ah. Sige. Na dapat pala ipinagdasal ko na lang dahil di maganda ang maging results. Pero sa ngayon, napaganda dahil sa pandemic. Nakapagpatawad at mapayapa ang kalooban ko. Masaya ako, naglilingkod sa parokya namin at sa village. Village naman eh. Maraming papuri mula sa mabuting tao. Nakakasalamuha ko na ang tiningnan ay ang mabuting ginagawa at di mali. Salamat sa mga kaparian ng Quiapo. Yan, lalo po kay Monsignor Ding. God bless us all. Yan. And ito naman si Maze Azzy. Sabi niya, one time may isang bata na humingi ng tulong pinansyal para daw sa pag-online class. Nakilala ko na siya bago pa siya humingi. Dahil ako isang teacher, nahaplos ang aking puso at nakahanap ng mga tutulong sa kanya. Yung iba, galing pa sa ibang bansa.
Pero imbes na pera, ibinigay namin ay iPad. Pero ito'y kanyang binenta at ginastos ang pera para makabili ng pang-online gaming. Naka-enroll siya pero hindi na pala nagpatuloy. Nakakalungkot lang pero dahil ibinigay mo, wala kang magagawa kundi ipagdasal na lang. No, alam mo, may mga ganyan. Lalo na, syempre, mga pamahalaan natin, iba't ibang mga LGU na mamahagi ng mga gadgets para sa mga sinasabing kapuspalad na estudyante. Pero meron namang iba, yan, binibenta. No? Hindi ginagamit ayon sa ibinigay ng donor. Gusto mag-aral, binigay ng gamit pampaaral, pero hindi naman ginamit. Kaya hindi maiwasan, syempre, malungkot ng mga nagbigay o magsisi. Oh, okay. Ito, sabi naman ni Julie Flower Lopez. Good morning po, Father Douglas, Father Badong, Danichi. Marami akong ginawang tama sa akala ko, pero mali po pala. Tinulungan ko, umasa na lang. Inaayos ang karapatan ng aking mga kapatid sa bahay, akala inaangkin ko. Binigay ko lang po para lahat makinabang. Kaya lang minasama po ng isa kong kapatid kasi gusto nila sila lang ang nakatira doon. Kaya lagi po ako nagdarasal at tumatawag sa mahal na poong Jesus Nazareno kay San Jose, kay Birhen Inang Maria na maging matatag ako at nagpapasalamat sa araw-araw ng aming buhay. God bless po. Yan. Uy, teka muna. Gusto kong balikan si Maze Azzy. Hindi mo kasalanan na ikaw ay nagbigay. Sa huli, magiging maling desisyon yon nung batang pinagbigyan mo. No? Ngayon, akala niya okay yung mag-gaming, okay ibenta yung iPad. Sa huli, magiging mali ang kanyang desisyon na ibinenta yung iPad na dapat ginamit pang-aral. Kasi mahirap pag nawala yung tiwala nung taong nagbigay. Ito, sabi ni Ne Orbilio Sigaton, a blessed Friday po sa inyo, mga fathers, Douglas and Danichi. Ang tamang nagawa kong desisyon ay ang pakawalan ko yung taong mahal ako at mahal ko. Pinagtagpo lang kami pero hindi kami tinadhana. Kanta yan yata. O sige, tuloy mo yung kanta. At yun ang maling nagawa ko na dapat pinaglaban ko ang nararamdaman ko sa para sa kanya. Thank you po and God bless. Meron talagang mga pinagtagpo pero hindi tinadhana. So ano yun? Pinilit? Oo, kasi sabi nga, hindi na posible. Oh, ano pa? Oo, hindi. Kinanta mo eh, no? Oo, tsaka meron pa isa. Ano pa ba isa yung pinili mo siya? Sana masaya ka na. Pinili mo siya. Ganun yan, ba yun? Okay. Hindi ko alam yan. Anyway, ito, yung kwento ni Ems Rolion Ramirez. Para po sa akin, ang pinakamalikong nagawa na akala ko ay tama ay noong ako po ay nag-asawa. 20 years old po ako ng mag-asawa. Pero maaga po siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Halos 7 months lang po kaming nagsama. Masakit man at mahirap, kailangan kong tanggapin para sa kapakanan ng aming anak. Pero inisip ko na hindi ko ata kayang buhayin ang aking anak na mag-isa. After 10 years, muli ako nag-asawa sa pag-aakala kong yun ang makakabuti, makakatulong at tama kong gawin, pero nagkamali pala ako. Kasi sa muli kong pag-aasawa, naging miserable at naging masalimuot ang aking buhay. Sa madaling salita po, pinagsisisihan ko po ang muli kong pag-aasawa na akala ko noon ay isang tamang desisyon. Sa ngayon po, may pinagdadaanan man ako sa buhay, nananatili akong nakakapit sa Panginoon at humihingi lagi ng gabay. Kaya po, payuhan niyo po ako. Ay. O ano? Sa susunod na segment na natin yung payo. Oo, kasi parang... Sa susunod, oo. Pero alam mo, Ems, no, maliman yung naging desisyon mo, sinasabi mo dahil naging miserable ang buhay mo ngayon, pwede mo pa rin itong itama. No? Huwag kang magpadala dyan sa asawa mo. No? Ano ba? Hindi, syempre, hindi ko naman alam kung ano bang ginagawa sa'yo ng asawa mo. Pero kung alam mong hindi nakakatulong, huwag yun ang pagtuunan mo ng pansin. Mm-hmm.
Pagtuunan mo ng pansin, maaring yung kabuhayan mo, trabaho, yung anak mo, at yung sarili niyong buhay mag-iina. No? Kasi kung nakakasira yung sinasabi mong asawa mo, eh, wag yan ang pagtuunan mo ng pansin. No? Ay nako, sakit ng ulo. Wala nga tayong asawa, pero puro pag-aasawa ang ating inaayos na problema. Bahala na si Ronald dyan. Okay, ito naman, sabi ni Rex Reyes. Ako po ay si Rex Reyes, taga Pilar Village, Las Piñas. Inakala kong tama na mag-retire sa kumpanya sa gulang na 60 bilang optional retirement sa kadilahanan na nagkasakit ako, na ang tama ay 65. Ang retirement age sa government service. Siyempre, wala kang kita, paano aandar ang maintenance sa bahay, pambili ng gamot, etc. Yan po ay sa taong March 2019. Mali pala kasi, 61 pa lang ako ay, at maganda sana ang incentives. Tumaas ang sweldo at naging CEO, pero nabaliktad ang panahon ng 2020 kasi doon umusbong ang COVID-19. Mabuti, maski papaano malaki ang pensyon at malaki sa malayo sa sakit na COVID dahil stay at home lang at laging sumusubaybay ng misa. Sabi ni Father, minsan gamitin ang utak at huwag pabigla-bigla. Kaya poong mahal na Nazareno, panalong-panalo ako sa lahat ng bagay. Amen. Yeah, si Rex Reyes. Rex. Ito naman si Manel Mauricio. Good PM, Father Douglas and Father Danichi. Bilang magulang, akala natin tama tayo sa lahat ng desisyon para sa ating mga anak. Wow, maganda rin to, no? Perspective naman ng magulang. Maring maganda ang gusto nating mangyari sa ating mga anak, pero hindi maganda na makialam tayo sa ating mga anak, lalo na nasa tamang edad na sila. Maaring tayo maging gabay nila, pero hindi na para magdesisyon tayo para sa kanila. Yung nakala kong tama na magdesisyon para sa kanila ay mali pala kasi magkakaroon lang ng samaan ng loob. Yan. Oo, totoo yan. No, minsan may mga magulang din kasi na pakialamero. O kaya yung mapanguna. Yes. No? Inuunahan mo na agad. Siyempre, lalo na pag may mga pamilya na yung mga anak, hayaan nyo sila magdesisyon. No? Sa huli, tignan mo. Papabayaan ka rin naman yan eh, dahil uunahin nila yung kanilang mga sari-sariling pamilya. Kaya maaari, tama si Manel, maging gabay. Yun yung kanyang lesson. Pwede naman maging gabay, pwedeng sumuporta, pero wag na wag magdidesisyon para sa kanila. Yan. Okay. Ito, sabi ni Lily Ronario. Good morning po, Father Douglas, Father Danichi, and Father Coronel. Ang mali po na nagawa ko noon ay nang nagtatrabaho ako. Pagkatapos ng sweldo, kung saan-saan kami nakakarating, bili dito, bili doon, halos maubos ang sweldo namin. Di ko naisip na mag-ipon. Nang mawalan na ako ng trabaho, saka ko na-realize na di pala dapat ganon, ubos-ubos biyaya. Sa ngayon naman, kahit papano ay nakakaraos pa rin kami. Lily Ronario of Santa Rosa, Laguna. Yan. Ilan kaya ngayon ang mga nagsisisi na hindi nakapag-ipon? Oo. No? Ilan kaya yung mga nagsisisi na hindi inayos yung kanilang trabaho? No, ilan kayo nagsisisi na sana noo mas naging seryoso, mas naging responsable noon nung bago yung pandemic. Kaya yan, maging ilan lesson. Ilan kaya sa mga staff ang ito no? Haya. Ilan kaya sa mga staff namin ang nagsisi na hindi pumasok? Para sa ating lahat yon. Siyempre talaga naman meron talagang mga nagagawang maling desisyon. Kaya maging lesson ito. Yeah, yeah. Maganda. Yun naman importante, ang maganda. Oo, importante. Meron tayong natututunan, hindi yung mali na nga, paninindigan mo pa. Yeah. Paiiralin mo pa yung pride mo. Ay, marami yan. Yung pinaninindigan yung isang mali. Oo. No, sa halip na itama, sa halip na ayusin, sa halip na umisip ng paraan. Ay, nako, maraming ganyan. Ay, di, ano na lang ako, panindigan na lang to, ganyan, nako, no? Pwede nga lang pangalanan eh. Ay, sino yan, sino yan? No, talagang paninindigan eh, kahit na mali. No? Eh, pag mali na, lunukin na yung pride. Aminin na, mali na eh. Para, kasi doon ka lang din naman matutulungan ng tao. Oo.
Diba? Wala kasi, namang masamang umamin sa mali. Oh, kasi, ang masama, ipagpapatuloy mo ang mali. Oh, kasi magsusunod-sunod pa, mas marami pang pagkakamali yung dadating at mas marami pang taong madadamay o maaapektuhan. Oh, sino bang hindi nagkakamali, di ba? Kahit din naman tayong pare nagkakamali, pero kung ayaw mong aminin, pinaninindigan mo at pinakatitigasan mo yung nagawa mong mali, eh wala talagang mangyayari. Yan. Ito na lang, panghuli na last natin. Last na to, kay Margarita Tuason. Ang pag-aasawa ko po na dahil lang sa pagre-rebelde ko po sa magulang ko, dahil sa mahigpit po sila sa akin, na brainwash din po ako ng napangasawa ko, inakala ko siya lang nakakaintindi at nagmamahal sa akin. Kahit po nakikita ko na pangit niya, pag-uugali ay sinuway ko pa din po magulang ko. Kaya po sa nangyayari sa akin, lahat po ay kasalanan ko. Yan. Ay. Maraming yung mga kaya nag-asawa para makatakas sa responsibilidad sa bahay. Mm-hmm. Kaya nag-asawa kasi nagre-rebelde, makalayo sa mga magulang. Pero lalong nagka-problema naging tuloy. Naging miserable ang buhay. No? Mm-hmm. Napakabilis ng oras, pero alam mo, nagpapasalamat kami sa lahat ng nagbahagi. Alam mo, Father, hindi madali yung umamin ng mga pagkakamali. No, hindi madali yung umamin na naging mali yung desisyon. Kaya nagpapasalamat kami dahil willing silang i-share. Willing silang ibahagi ito para sa ganun kung maranasan to ng iba o baka dumating sa pagkakataon na iba naman ang makaranas, eh alam ang gagawin o maitatama. Siyempre, yung mga pagkakamali naman natin, nagiging malaking aral para sa mga nakikinig ngayon kasi baka same situation sila na hindi pa nila alam kung ano yung decision na gagawin nila. Mm-hmm. So at least sana sa kung mga may mga nakapakinig, matulungan sila. Yan. So ilan sa mga nag-share na may asawa na mali pala. Mali pala. Well, hindi mali ang mag-asawa. Mali lang yung panahon. Mali lang yung pagkakataon, yung sitwasyon noong sila'y nag-commit na mag-asawa. Pero ang pag-asawa, isang banal, sagrado, at seryosong desisyon. Kaya, huwag ito basta-basta binabaliwala. At, yung parang tinitake lang ng easy. No? Kaya, bago ka mag-desisyon, no? O kaya, nakapag-desisyon ka na, yun, tumingin ka sa Poong Jesus sa Sareno, at syempre, makinig ka sa salita na kanyang ipinapahayag, lalo na sa mga misa at sa banal na aklat. Amen. Ipagdasal, bago magdesisyon, mag-pause, magnilay, humingi ng payo, timbangin ang sarili, mag-isip, at idulog sa Diyos. Yan. Yan. Dahil dyan, atin ang pakikinggan, syempre, ang mabuting balita no, na magiging gabay natin at nagiging gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ang ebanghelyo natin para sa araw na ito. Ito ay hinango sa ebanghelyo ni San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat tahimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay. Maraming salamat. No? Isa na namang Biyernes ng kwentuhan ng ating natapos. At sana nagsilbing inspirasyon ito para sa lahat na balikan ang mga nagawang maling desisyon. Bago tayo tuloy ang magpaalam, no, ay siyempre may mga misa tayo. Dahil Biyernes, ang misa natin alas 3, 4:15, 5:30, 6:45, at 8 p.m. So 8 p.m. Yan. Sa huling misa natin, may 8 p.m. pa. May 8 p.m. pa. At sa darating na linggo, tayo magdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristo ng Hari ng Sanlibutan. Ayan. Tapos, paunawa din, no?
Bagamat kasi maraming dumadating sa atin mga relief, no, binibigay yung mga old clothes. Sana po wag namang old clothes. Yan. Sana yung pwede pang masuot. Oo, kasi yung mga yung iba, na luma, gown. Gown, barong. Ano naman masusuot yun ngayong... Oo, kasi nakakahiya din doon sa mga nasalanta na nawalan na nga. Tapos, di ba, bibigyan pa natin ng damit na talagang hindi na magagamit. Parang basahan. Ang kailangan na yung pang-araw-araw na yung maayos, magagamit. No? Oo, magagamit ang gown, pero hihintay pa ba ng kasal bago man na magamit yung gown? Kasi may gown eh. Pag naghahalukat kami doon sa mga dinala dito, sabi, Father, kayo na pong bahala eh. Mga 1980s na damit, hindi pa uuso. Sana naman po yung magagamit pa. Isipin natin, hindi po ito pagtatapon ng kalat. No? Pagtulong po ito na sana magamit ng ating mga nasalanta ng bagyo. Yan. Okay. Salamat. Kaya, muli, isang magandang araw sa inyo ng kwentuhan. Tayo magtanungan at magkamustahan sa isang linggo dyan sa inyong tahanan at kami naman dito sa Quiapo. Siya po si Father Danichi. At siya naman si Father Douglas. Samahan niyo po kami muli dito po sa Quiapo. Matindi ang ating pinagdaanan. Salamat po. Thank you po, Quiapo Church. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo.